Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon, okay? Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po ha, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin niya na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message for collective. For no contact situation, anong energy ng person mo ngayon? Ano yung kanyang nadarama? Ano kanyang iniisip? Ano yung kanyang plano? Ayan. Give me more information. Anong energy ng person mo ngayon? Okay. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo ngayon? Ano yung kanyang nadarama, iniisip, mga plano para sa'yo? Meron ditong the world. Okay? Meron ditong Three of Water. Meron ditong Four of Water. Give me the message ng energy ng person mo. Meron ditong Two of Air. Give me the message, anong energy ng person mo? Meron ditong the moon. Meron ditong the empress. Four of fire. Give me more information, anong energy ng person mo? Meron ditong Four of Earth. Then Ace of Fire. Okay? Meron ako nakikita dito. Na Scorpio, Cancer, and Pisces. Gemini, Aquarius, and Libra. Then meron din dito Virgo, Capricorn, and Taurus. Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Nakikita ko dito yung lalim ng connection ng tao na to sa'yo. Yung lalim ng nadarama nito. Nililihim nito yung kanyang nararamdaman dito sa the moon. Okay? Maybe, itong tao na ito, yung person mo dito, nagkakaroon to ng transformation. Meron ako nakikita dito ng Year of the Snake. Malaki ang nagaganap sa tao na itong pagbabago. Iniingatan ka pa rin ito. Meron ako nakikita dito. Hindi pa to kumikilos. Pero iniingatan ka pa rin ito. Okay? Ito na yung nakikita ko. Kasi dito sa the moon, kung makikita mo, daladala niya yung itlog. Then meron ditong ahas sa likod. Kumbaga ano, maybe tong connection na to, meron mga naka-involve or pwede rin sabihin na inilayo ka ng person mo dito, okay? Meron tong lihim. Meron tong nililihim or pwede rin sabihin na isinantabi ka muna nito, okay? Sa tingin ko meron pa tong mga inaayos sa panahon ngayon, okay? Kasi nagkakaroon to ng transformation eh. Iniingatan ka ng tao nito. Meron tong mga nagawa sa yung hindi maganda pero meron dahilan kung bakit niya nagawa yon. Kasi meron dito sa paligid na ahas or pwede rin sabihin na inilalayo ka nito sa ahas na to. Okay? Kasi meron dito ano eh, gustong gumulo. Maybe yung paghihiwalay niyo dito ay biglaan, okay? May mga tanong ka sa tao na ito na wala ka pang nahanap na kasagutan. Pwede sabihin na no, meron dito sa paligid ng person mo na ayos sa connection na to.
Kaya kinikip ka pa rin ng tao neto para hindi ka masaktan ng tao sa paligid niya. Okay? Kasi pwedeng meron tong ano eh, meron pa tong sabihin natin na meron din tong tao or meron din tong third party na kung saan ano, sabihin natin maingay, magulo, okay? Pero ganun pa man ano, pinag-iingatan ka neto. Ito lang yung nakikita ko dito sa damon. Meron tong mga nilihim sa'yo. Then dito ano sa the world, meron na naman ako nakikitang itlog. Kumbaga itong tao neto, malakas kasi yung kutob nito, malakas yung intuition nito sa the world, ano? Nafe-feel ko dito na nag-iintay lamang to ng right time or pwede rin sabihin na malayo pa kayo sa bawat isa. Need ng travel kasi may the world eh. Pwede rin sabihin, ano, may kaibahan sa inyong dalawa. Pwedeng foreigner yung kausap mo dito. Kasi pwedeng meron ditong tao na ayos sa connection nyo. Pwedeng sa family niya, kaya kinikip ka neto, okay? Nililihim ka pa neto. Ito lang yung nakikita ko dito sa the moon. Malalim pa yung nararamdaman ng tao neto, pero kinikip ka pa neto. Then dito sa the world, nagkakaroon to ng kaliwanagan or pwede rin sabihin nakakahanap to ng kapayapaan sa presensya mo. Kaya lang, itong tao neto, may pangyayarin nagkahiwalay kayo, no? Nagkalayo kayo. Pero ganun pa man, ano, ikaw pa rin talaga gusto ng tao neto dito sa the world. Kasi kung makikita mo dito, maganda yung kanyang kalagayan eh. Nakakaramdam siya ng abundance sa'yo. Gusto niya yung renewal. Malakas ang intuition ng tao neto or pwede rin sabihin ikaw, malakas yung intuition mo dito. Kasi meron ako nakikita ditong mukha ng babae. So, ibig sabihin ano, iniisip ka neto, ini-imagine ka neto, okay, sa Four of Water. Meron tong pag-i-imagine, meron tong travel na gustong mangyari. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong Four of Water. Kasi kung makikita mo dito, need talaga ng travel para makatungo sa'yo, okay? Pwedeng sabihin na araw dito, gabi doon, kasi may the world, magkaiba kayo ng mundo. Pero ganun pa man ano, itong tao neto bago matulog, ikaw yung iniisip neto, ikaw yung ini-imagine neto. Gusto nito na makipagkasundo sa'yo, okay? Sa Three of Water. Gusto nito mag-evolve. Sabihin natin gusto nito ng friendship, teamwork, ayos ang lahat. Gusto nito ng transformation na maganap sa connection na to. Ito lang yung nakikita ko. Pero dito sa two of air, nakikita ko dito na naguguluhan ka. Nahihirapan ka sa connection na to. Kasi maraming lihim yung person mo eh. Nahihirapan ka dito kung ano ba talaga. Okay? Kasi hindi mo alam kung saan mo ilulugar. Yan. Hindi mo alam kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Hinahanap mo yung balanse para sa'yo. Kumbaga, nangangapa ka pa rin dito or sabihin natin, hindi mo mabasa tong person mo. Kung ano yung mga plano at gusto niyang gawin sa'yo. Pero itong tao mo, kinikip ka neto eh. Gusto ko neto. Kaya lang, malayo pa kayo sa bawat isa. Nag-i-imagine lang to. Gusto nito ng pagkikita, pero may nakikita kasi ako dito sa Four of Fire. May reunion yung magaganap dito. Kung madalas mong makita ang 11-11, naisip ka ng tao nito. Kasi may nakikita akong 11-11 dito sa Four of Fire. Ito lang yung nakikita ko. Malakas dito yung Aries, Libra, Cancer. O pwede rin sabihin, ikaw to, okay? Meron akong ditong nakikita sa The Empress, ano? Nagiging kang maayos, ganun ka tingnan ng person mo. Maayos, maganda, maganda ang kalagayan. Iniingatan mo yung sarili mo, inaalagaan mo, ino-nurture mo yung sarili mo. Ganun ka niya makita. Nakikitaan ka rin ng tao neto na magiging kang mabuting ina. Okay? Kasi, masyado kang ano eh, pwedeng sabihin na masyado kang concerned, sweet ka sa person na to, okay? At ganun ka makita. Meron ditong messenger or message na parating sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Medyo malayo pa kayo sa bawat isa, pero nakikita ka ng tao na to, you're the one, para sa kanya.
Pero wala pa tong pagkilos, hanggang imagine pa lang to. Pero ganun pa man ano, may lumabas ang Four of Fire, meron ditong pagkikita. Or pwede rin sabihin gumawa na to ng aksyon para sa inyong koneksyon. Kaya lang dito, ano nakikita ko, meron pa rin ditong involved yung iba sa inyo. Meron pa rin babae o lalaki na humahadlag sa connection na to. Pwede rin sabihin na meron pang kinakasama yung person mo kaya hindi siya makalis sa connection na to. Hanggang isip ka lamang ng tao na ito, eh talaga yung nakikita ko. Yung isip ka niya, hindi ka mawala sa isip ng tao na ito. Pwede rin sabihin may kanya-kanya na rin kayo dito, no? Or pwede rin sabihin na ikaw, open ka na sa panibagong relasyon. Okay? Willing ka na tumanggap ng bago. Then dito, no, sa Four of Earth, nakikita ko dito yung abundance. Nagiging kang matipid, okay? Or pwede rin sabihin yung person mo, nagiging matipid dito. May pag-iimpok siyang ginagawa. Pwede rin sabihin, ano, nasa malayo to, nag-iipon para sa pagkikita nyo. Meron tong gawing hakbang kasi meron ditong Ace of Fire. Meron tong offer. Gusto nito ng new beginning sa connection na to. Nag-aalab pa kasi ang nararamdaman ng tao na ito. Nandun pa rin yung kanyang matinding passion sa'yo. Attract pa rin tong tao na ito sa'yo, okay? Pwede rin dito sa Four of Water. Ini-imagine ka nito, tinitingnan ka nito sa social media. Okay? May mga gusto siyang gawin, meron siyang pinaplano, gusto kanyang puntahan. Sabik na tong tao na to sa'yo, sa Ace of Fire. Gusto nito ng new beginning sa connection na to. Ito na yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, tingnan pa natin kung anong mensahe sa'yo. Dito sa love of message, love message yan, love message. Ano yung love message ng tao mo sa'yo? Kasi itong tao mo eh, ikaw pa rin talaga yung kanyang hinahanga dito. Kaya lang, meron pa rin itong dapat ayusin, okay? Kasi meron siyang kinakasama pa dito eh. Pero yung kinakasama niya, or pwede rin sabihin marami pa siyang nakakausap, or meron siyang ka-fling-fling, ganyan. Pero kahit may ka-fling-fling siya, ikaw pa rin talaga yung sinisinta ng tao na ito. Ito rin nakikita ko. Hindi ka pa rin makawala sa isip ng tao na ito. Yung iba, pandibangan, pero ikaw talaga yung gusto ng tao na ito. Ito lang yung nakikita ko. Gusto nito magkasundo kayo, magkaayos. Pero ganun pa man, ikaw yung tatanungin dito. Kasi para sa'yo, malabo ang sitwasyon na to sa Two of Ear. Mahirapan kang ibalanse ang connection na to, ang sitwasyon na to. Hindi mo na alam kung saan katutungo dito. Kaya mas pinipili mo dito na kasi hindi mo makita ang katotohanan sa tao na ito eh. Maybe mas pipili mo dito yung sarili mo kasi lumabas ang The Empress. Mas nagiging kang maayos. Kasi ang labo ng person mo dito eh. Walang aksyong ginagawa. Wala pang pagkilos. Wala man lang signal sa'yo. Pero meron dito ang pagkikita. Meron dito ang gusto magkita. Or pwede rin sabihin hindi inaasahan magkita kayo ng tao na ito. Sorpresa. Meron tong gustong surprise. Pwede surpresahin ka nito. Puntahan ka sa bahay mo. Okay, depende sa sitwasyon. Ayan, meron ditong separation. So, meron ditong hiwalayang naganap sa inyo, okay? So, nangyayari dito, no? Talagang nagkaroon kayo ng problema or meron tong dahilan kung bakit nagkalayo kayo dito sa separation, ano? Ito rin nakikita ko. Meron ka ditong pay attention to sign, okay? Makakaramdam ka dito ng sign. Yung sign ay yung 11-11 or pwede rin sabihin na papanaginipan mo tong tao na to. Isa yung sign na kung saan malalaman mo to. Mararamdaman mo to. At yung mga sign na ito, hindi lang to basta coincidence lamang. Meron itong mensahe para sa'yo, okay? Once na limbawa nakikita mo yung 11-11, iniisip ka ng person mo or pwede rin sabihin nag-iisipan kayo dito. Kung ikaw ay napapanaginipan mo tong tao na ito, ibig sabihin, iniisip ka ng tao na ito, okay? Meron kasi itong, ayan, sorry. Meron kasi itong lalim na nadarama dito. Kaya lang, hanggang isip pa lang muna itong taong ito. Wala pa siyang ginagawang aksyon para rito. Pero ganun pa man, ano, pay attention to the sign, okay? Pay attention to sign.
Meron ditong open yourself to others. So, yung iba naman sa inyo, willing ka nang makipag-collaborate sa iba, or pwede rin sabihin, willing ka nang tumanggap ngayon ng panibagong pag-ibig, ano, new person, or new love, okay? Nung sana, no, nakikitaan ko dito na sa pagiging mong willing dito, meron ka ditong ma-attract. Panibagong kaibigan, panibagong magmamahal, kasi tanggap mo na eh, tanggap mo na sa sarili mo na wala dito, kasi hindi mo alam kung saan ka tutungo dito sa person mo eh, kasi wala siyang ginagawang action dito. Kaya ikaw dito, willing kang tumanggap ng bago. Ito lang nakikita ko, yung iba sa inyo, give me more information. Parang handa ka na makipagsapalan lang muli. Ayan, give me more information. Meron ditong redirect your thoughts. Kumbaga, sinasabihan ka dito, ano, magikang malinaw sa iyong mga iniisip. Kumbaga, kailangan mo dito mag-focus kung ano ba talaga yung gusto mo. Para nang sa ganun, ma-attract mo kung ano talaga yung gusto mong relasyon. Para nang sa ganun, ano, mangyari ito. Huwag kang matakot na magmahal muli, ano. Kumbaga, magikang malinaw sa iyong mga iniisip. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? So, meron ka ditong patient. So, sinasabihan ka dito, kailangan mo maging pasensya. Kasi, minsan, yung pagmamanifest natin dito ay hindi agad-agad ibinibigay. Meron yung oras o takdang oras para rito. Kaya, kailangan mo lang ditong pasensya. Kung ano man yung iniisip mo, maging klaro ka, maging patient ka sa minamanifest mo dito. Okay? Kasi, ma-attract mo eh. Ito lang na-feel ko. Ma-attract mo yung connection na gusto mo. Give me more information. New love. So, meron ditong new love na parating sa'yo. Kasi, willing ka na eh. Willing ka nang magkaroon ng panibagong magmamahal. Willing ka nang makipagkaibigan muli sa iba. Willing ka na. O kumbaga, tinatanggal mo na yung sarili mo sa past mo na ang hirap eh. Kahit ramdam mo yung person mo ay mahal ka pa rin, pero pag wala siyang ginagawang action, parang wala din, di ba? So, ikaw, willing ka na sa pagbabago. Willing ka na sa ibang direction. Willing ka nang tumanggap muli ng iba. Ito lang yung nakikita ko. Then, nakikita ko dito sa new love. Ma-attract mo to, okay? Ito yung panibagong chapter ng iyong buhay na may experience mo. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Anong energy ng person mo? Take a leap of faith. So, sinasabihan ka dito, no? Take a leap of faith. Kumbaga, magtiwala ka. Magtiwala ka sa kapalaran. Magtiwala ka kay God. Kasi, wasa nagtitiwala ka. Hindi mo kasi inaasahan yung surprise ang ibibigay sa'yo eh. Kasi, once na inaalis mo yung comfort zone mo at nagtitiwala ka na meron muling magmamahal sa'yo ng totoo, ito yung ipagkakalob sa'yo. Ito yung reward mo. Na kung saan na ipagkakalob ito. Na kung saan ipagkakalob ito sa'yo. Okay? Kaya, magtiwala ka. Meron ka ditong put yourself first. So, tinuturoan ka dito, no? Unahin mo muna yung sarili mo. Kasi once na inuuna mo yung sarili mo, inuuna mo yung kapakanan mo, inuuna mong mahalin yung sarili mo, nag-aayos ka, nagiging kang maganda, nagiging positive ka, nagiging magandang pananaw mo sa buhay. Dahil doon, may ma-attract ka dito. Okay? Ma-attract mo yung romantic partner na para sa'yo. Ayan. Give me more information. They are the one. So, once na nag-aayos ka dito, ma-attract mo yung the one para sa'yo. So, nakikitaan ko din dito, no? Meron ditong you have already met the romantic partner you seek. Pwede rin sabihin, ano, na the one din yung person mo para sa'yo. Ito na siya. Kaya lang, kailangan mo lang dito maging patient. Para kumilos tong tao na ito. Okay? Pero kung gusto mo naman ng new person, ma-attract mo din yung the one para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko mensahe. Ayan, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Love and peace.